Nag-aabang na masasakyan ng dalawang ito bago magpalit ang taon nang hintuan sila ng isang motorsiklo. Bumaba ang angkas nito at inagaw ang bag ng babae. Pagkatapos, muling umangkas ang snatcher sa motorsiklo para tumakas. Laman ang natangay na bag, cellphone at di nabanggit na halaga ng pera. Hindi naman actually nilabas yung baril, yun ang gusto eh. Eh nung nakita ng lalaki, natakot agad yung lalaki, lumayo ang naiwan yung babae. Kaya kinuha lang niya talaga yung bag ng babae. Hindi nakilala ang mga suspect dahil naka-helmet. Mas matindi ang sinapit ng magkaibigang Denilo Hesido at Rusto Merandio. Ninakawan na nga sila ng 10,000 piso. Binugbog pa sila ng 7 suspect. Tatad ng sugat si Hesido habang nadaplisan ng saksak si Merandio. Tapos yung sa ulo po. Pati dito? Ano ginawa dyan? Wala po, pinagpapalo na ako ng bote. Ilan yung tao? 7 yung bumugbog sa akin eh. Siyempre kami, pinipilit ko nga makalapit sa kanya kaso nakasagupa ako na yung tatlo. Yung una umabot siya, tapos yung nakita niya na ako doon, pinalo niya na ako ng dalawang bote. Kasunod nito, nagtakbuhan ang mga salarin na ang ilan ay menor de edad pa. Inaresto ng pulisya ang isang Mark Joseph Mendones. Pero ang inamin lang niya ay kilala niya ang mga nagtakbuhang suspect. Hindi raw niya binugbog at ninakawan ang mga biktima. Hindi po ako. Umabot na po. Kaya nga po, pinapalis ko na nga po sila eh. Ibinalik ng pulisya ang kaso sa barangay para raw pagkasunduin na lang ng mga magulang ang magkabilang kampo. Sa huli na pagkasundo ang huwag nakasuhan si Mendones pero pagbabayarin siya ng gastos sa pagpapaospital at pagbili ng gamot ni Merandio at Hesido. Von Aquino, GMA News.